pag-uusapan natin ngayon ay ang essential things in a relationship. At magsisimula na tayo right now. What's up guys? My name is Natz from redefineingus.com, and if you want to learn about singlehood, dating, Christian relationship in the light of the gospel, start now by subscribing to our YouTube channel. I believe na marami na tayong narinig at nabasa, nalaman sa kung ano nga ba yung dapat nating i-consider at malaman when it comes to relationship. But right now, in our modern age, we believe na itong tatlong bagay na isi-share natin ngayon, ito yung mga nag-top doon sa talagang essential when it comes to relationship. And take note, pwede mo rin itong i-apply hindi lang sa relationship kundi pati sa family mo at saka sa friends mo. Okay, so number one is you must be rooted in Christ. We believe na in order to love someone fully, ng buong puso, is we must know kung ano yung love ng Panginoon sa atin. At being rooted in Christ, being serious with our relationship in Jesus Christ, ay makakatulong ito to be in a good relationship. We believe na wala nang greater love dito sa mundo, kundi yung love ng Panginoon sa atin. And when we have this love, when we are overflowing with this love na galing kay Jesus Christ, ito yung love na kaya din nating ibigay sa ating partner or sa ating family or sa ating friends. Lalo-lalo na kapag sa rough times, pwede tayong tumingin doon sa love ng Panginoon sa atin. And we believe na we can only love because He first loved us. Yan ang sabi sa book ng 1 John. Okay, so the first essential thing is you must be rooted in Christ. And number two is you must have commitment and grace. Again, ang ating example dito is si Lord. Nung binigay sa atin ng Panginoon si Jesus Christ to be the way for our salvation, the Lord is very committed na gawin ito. Kasi alam mo ba na doon pa lang sa first fall ng man, doon sa Genesis chapter 3, doon na kagad meron na kaagad ang promise ang Lord na pagdating ng panahon, merong seed from the woman na magiging way para ma-redeem tayo. And right now, sa generation natin, na-experience na natin yung promise na yun ng Lord. At yun ay through Jesus Christ. And that is how committed God in saving us. Na from the book of Genesis pa lang, and up until now, tuloy-tuloy pa rin yung promise ng Lord to save people. And that is why commitment is also essential when it comes to relationship. Kasi kapag ka meron kang commitment, meron kang pangahawakan na kahit anong mangyari, kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan, you will stick to it. Kasi hindi lang dahil hindi mo na nafe-feel na mahal mo yung isang tao, or dahil nawawala na yung kilig, hindi doon nakabase, kundi doon talaga sa commit. Dumating man yung time na parang feeling mo hindi ka na in love or wala ka nang maramdamang kilig, pero andun pa rin yung commitment mo sa tao. Magkasama ang commitment at saka grace. Kasi yun nga, sabi natin kanina, may darating at darating ang time na merong magfe-fail at magfe-fail sa inyong dalawa, or both kayo magkakaroon ng time na magfe-fail. Pero kailangan nyo ng grace to really forgive each other kung ano man yung nagawa. Since ganyan din naman yung ginagawa ng Lord sa atin, every time we fail, we just come to Him and we receive His grace, we receive His forgiveness to us. Ganun din yung kailangan nating ibigay doon sa ating partner. Kaya nga, napansin nyo kanina, ang number one point natin is being rooted in Christ. So the more na you understand kung ano yung pagiging rooted in Christ and yung grace niya, the more na mas mamibigay mo din ito sa iyong partner. Kasi I believe na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan ng Lord. And that is why sa ating relationship, kung ano yung binibigay sa atin ng Lord, we ought na ganun din yung ibibigay natin sa ating partner. Minsan sa experience namin, parang hindi pa kami masyadong matagal na mag-asawa, pero nagkakaroon na kami ng rough times when it comes to discussing things. Pero totoo yung sinasabi din ng mga mentors namin na pagdating ng panahon, darating itong mga gaway. Pero we praise God dahil kahit mismong doon sa point na nag-aaway kami, at the end of the day, na-realize namin kung ano ba yung grace ng Lord sa amin. At lalong-lalo na sa partner ko, dahil may time na away talaga kaming matindi. Pero at the end of that discussion, talagang I praise God na He chose na ipakita yung grace ng Lord na ibinigay sa kanya through me. Kasi syempre, hindi na naman tayo perfect, pero wow, yun yung mga wow moments when it comes to relationship na nakikita mo yung mga ganung bagay, because they are rooted in Christ and because she understands yung grace ng Lord. So again, ang first point natin is being rooted in Christ, and then second is you must have commitment and grace. And the last part is you must involve your community. So ano bang ibig sabihin natin dito sa community? Okay, so hindi po natin sinasabi na isama mo ang mga kabarangay mo. Okay, yung mga barangay tanod at barangay captain, mga kagawad, okay, hindi po yun. Kundi, what we are trying to say is, you involve your community. You involve kung sino yung mga tao na nandoon sa circle of friends mo, or yung mga mentors mo, or sa mga churchmates mo. Yung relationship mo is open doon sa mga things na napapansin ng community mo, or ng mga kasama mo sa
church. Kasi minsan, tayo lalo-lalo na kapag in love na tayo, no? Or naramdaman na natin yung sobrang kilig na. Meron tayong mga bagay na hindi masyadong napapansin pero nagiging cause na po pwede na tayong magkamali. Nagiging involved yung community. Kasama din yan yung pag-involve natin sa leaders natin and sa mentors natin. Ayan, very important ito dahil sila yung mga tao na talagang concern sa atin. Kahit minsan, feeling natin hindi sila concern sa atin or parang pinipigilan lang tayo. Pero sa totoo lang, talaga ang role ng mga leaders sa atin is to correct us. And we must be humble enough din to accept yung correction. May mga moments talagang dapat involve ang community natin. Lalong-lalo na kapag yung situation natin ay leads us to sin. And that is why kailangan nating makinig at i-apply kung ano yung sinasabi nila doon sa atin. We praise God din dahil nung nasa relationship stage pa lang kami, sobrang laki ng involvement nitong point na ito sa amin dahil talagang na-spare kami from some trouble na po pwedeng mangyari. And nakakatuwang isipin na merong mga tao na nagki-care doon sa relationship and also sa amin na they lead us to the path na talagang mag-glorify sa Lord. And I believe na kung ano man yung nafe-feel ko ngayon na being satisfied dito sa relationship, I believe na merong part yung pakikinig namin doon sa leaders and mentors namin. And thank God din that kahit na merong mga bring to pasaway moments, talagang nakokorek. And that is the glory ng pagiging involved ng community at leaders natin sa ating relationship. So, huwag nating itago siguro yung relationship natin. Bigyan natin ng space yung mga leaders and community natin to be involved in a relationship. Lalo nang lalo na kung hindi pa kayo mag-asawa, we believe na kung nasa dating stage pa lang kayo, mas magandang mag-date kayo sa group setting or kung kayo man na, dalhin niyo yung mga friends niyo kung saan man kayo pumunta to lessen the temptations din kapag ka kayong dalawa. And marami na tayong narinig na mga essential things but we believe na itong pagiging rooted in Christ, to have commitment and grace, and to involve the community, we believe that in our modern age, ito yung very very essential na dapat natin i-consider when it comes to relationships. So kung meron man kayong mga questions, please comment down below and we will try our best para sagutin natin yan. And if you want to learn about how to handle conflict in relationship, just click on the link here. And if you want to learn about qualities to look for in a wife, just click on the link here. Thank you so much and we will see you again next time.